Okay, so QA lang po tayo ng bagong dating na unit ng mesh nebulizer. So, pakita ko po muna sa inyo yung original box nitong unit po na to. Then after po yung mga accessories, then next po is yung unit mismo ng nebulizer. So, simulan po natin sa box. So, yung box po nito, ito po yung itsura po ng original box po niya, unit po na nakita nyo ngayon sa likuran po ng kahon. Ito naman po yung sa harapan niya. Ito po yung sa tagiliran sa kanan. Ito naman po yung sa tagiliran sa kaliwa. At sa likuran, yung pong instruction, yung basic instruction. Then sa ilalim, plain lang po siya. Ngayon naman po, ano po yung mga kasama po nitong unit po na to, ng mesh nebulizer. Una sa lahat, may kasama po siyang itong mask for adult. Then, meron din po siyang kasamang mask para naman po sa bata. Ito po, mas weight na version. Tapos, meron po siyang kasamang mouthpiece. Ito po mouthpiece is para siyang silicone lang eh, so malambot. So, directly in-attach na po yan dito sa unit po mismo. Okay, then, ito naman po is part po ng module para attachment po ng mask. Kinakabit rin po ito. And, meron din po tayong kable. Para just in case, USB cable, kung wala po kayong AA batteries, pwede niyo po ito ikabit directly po sa USB power source kagaya po ng power bank for portability. Okay. Then, meron din po tayong kasamang cover. So, pag hindi po ginagamit yung unit, pwede po natin ilagay dito sa harapan nang sa ganon, hindi po dumumi yung pinaka-tip nung kung saan po lumalabas po yung pinaka-mist. Okay? So, yan po yung ating mga accessories. And, by the way, kasama po rin itong manual. So, medyo makapal po yung manual niya. So, once na nag-purchase po kayo, pwede nyo na pong basahin po muna para sa ganon po malaman nyo po kung paano rin po siya ginagamit. Okay? Ngayon naman po, punta po tayo ngayon dito sa mismo unit. Okay. So, dun po sa mismo unit, eto po. Etong unit po na ito, bali, ang paggamit po nito, actually, pag kulay green po yung lumalabas po na ilaw, ibig sabihin po niyan, maayos pa po yung baterya. Kumbaga po, is sapat pa po ang kanyang nilalabas na kuryente o yung power charge po niya. Or power distribution po pala. Ngayon po, pag ito po ay nagkulay red, ibig sabihin po niyan, malapit na humaubos yung baterya. So, oras po para palitan. Okay? Ang kulay po ng unit nga po pala ay kulay gray, yung button. Kasi may dalawang klase po nito. Mayroon kulay blue at mayroon pong kulay gray. Papasin rin po yung likuran, kulay gray din po. So, dito po sa likuran, makita nyo naman po yung pinakasaksakan nga po ng USB cable na pinakita ko kanina yung kulay puti. Ito po, yung mga nagtatanong, ano po ibig sabihin ng push? Ito naman po kung sakaling gusto nyo po linisin po yung pinaka-unit, gagawin nyo po, push lang po ito, mag-release po yan. Ayan po. So, ito po yung mismo module, ito lang yung nililinisin lang po natin. Ito po, hindi po siya waterproof or water resistant. So, definitely pag nabasa, pwede masira. So, ito lang po ang pwede nating hugasan. So, balik po natin muli. Pag naringin po yung click, ibig sabihin po nun, nakakabit na po na maayos yung unit. Okay? Ngayon po, isa pa po. Sa unit po na to, kumpara po doon sa kulay blue, sa experience namin, pagka po kulay gray po yung button, pag push mo na isang beses, malakas yung labas na, tama lang yung labas pala ng mist. Pero pagka pindot mo pa ng pangalawa, mas lalo lalakas po yung labas po ng kanyang mist. Ayan po. Okay? Pag pinindo po ulit mo ang isa pa, off na po yun. Sa ilalim, dito nyo lang po makikita yung compartment para po sa battery. So, ano pong orientation ng battery? Positive po dito sa right, negative po dito sa left. Yan po yung facing po nyan pag binuksan nyo po yung compartment. Ngayon, sa mga nagtatanong po, pwede po ba tayong gumamit ng rechargeable batteries? Pwede. Alkaline batteries, yung standard? Pwede. Pero kung tatanong nyo po naman na po pwede ba ang pag-rechargeable na batteries kinabit dito at kinabit po yung power cord sa likod para i-charge. Ang purpose po is to charge the battery. Ito po, kagaya dito, cha-charge yung baterya. Actually, hindi po ginawa
ang mesh nebulizer sa lahat po ng mga nasubukan na po namin, no, hindi po siya ginawa para po talaga makargahan ang rechargeable batteries. So, ibig sabihin po nun, kailangan niya pong bumili ng separate na charger para sa baterya. Okay po. So, yun po yun. Sana po nalinawa na po lahat regarding po dun. So, again, yan po yung unit. At pagpinto ng pangalawa po ulit, mas lalakas lang po yung labas po ng mismo natin. So, yan po. Sa amin po, sa ngayon, sa mga available units po namin, sinasamahan po namin ito ng, ano na po, ng AA batteries na alkaline. Ibig sabihin po na alkaline, non-rechargeable. So, pag sinabi po natin lithium, yun po ang rechargeable. So, alkaline batteries, para sa gano'n, once na dumating po sa inyong unit, pwede nyo na po agad siyang subukan at malaman nyo po kung may problema ang unit o wala. Pero sinisigurado po namin sa inyo, bago po namin ipadala, kadalasan po, nagpapadala po kami ng sample video. Customized sample video po talaga, binabanggit po namin yung pangalan ng kliyente o ng buyer. Nang sa gano'n, malaman po nilang actual na amin pong binibigyan po ng oras para i-test ang unit bago po ipadala. Nang sa ganon, maiwasan po natin ang posibleng aberya. So, ayan po. Nilagyan lang po namin ito ng ano lang po, tap water para matest lang muna. And by the way, yung sa module po niya, meron nga po pala itong nakalagay ng indicator dito na measurement kung ilang cc. Okay? So, ayan po siya. So, masasabi ko po, isa po ito sa magandang model po ng mesh nebulizers na aming nasubukan at isa po sa mga aming binebenta. Marami na rin pong nakapagsabi po ng mga kliyente na maganda po ang performance po nitong unit po na to. So, yun po. Kung nais nyo po mag-purchase, message lang po kayo sa amin po muli. At pwede po nating i-deliver po agaran po ito. Basta po ang kailangan lang po is may settle po muna yung payment bago po tayo mag-proceed po sa booking for courier delivery. Salamat po.